Okay guys, andito tayo ulit no. Balik harap natin ngayon ay ito na nga, dumating na yung ating digital oscilloscope para matest natin anong kagandahan niya pag ginamit natin siya sa laptop. Bali yan guys, nakikita nyo dyan guys, may signal tayo dyan. Kinakalibrate ko siya kasi kailangan siyang i-calibrate yung probe na ginagamit natin, yung pinaka wires niya. Kasi kapag hindi ganyan ang forma, hindi maganda yung forma ng signal. Hindi maganda yung ano, yung matetest, makukuha nating signal sa laptop. Sino yung ano, gustong bumili, makabili kayo, at least may idea na kayo na pagbili ng oscilloscope, kailangan pa siyang i-calibrate, self-calibrate yung pinaka-probe. Hindi siya yung pagbili mo, babanatan mo kaagad, hindi po, kakalibrate mo na siya. Dapat ganyan yung forma, pinaka-data. Yan. Yan guys, calibrate ko na. Subukan natin siya sa laptop. Bali, hindi ko na ipapakita yung laptop, pero may laptop na ako dito na kanda. Supply, may supply na rin siya. I-check natin yung pinatawag na PWM. Anong pinagkaiba ng pagsusukat sa oscilloscope versus sa tester? Kasi sa tester, no, normally, pag nag-test tayo sa input ng coil, halimbawa sa GFX core 1.1, 1.2 volt. Sa input nun, pag tester ginamit natin, ang ma-check nyo ay doon ay voltage mismo. Ano lang kung ano yung voltage na ma-check nyo sa kanya. Ano ilalabas sa digital multimeter nyo. Pero sa ano, sa oscilloscope hindi. Madidetermine nyo doon kung saan doon yung input ng coil at output ng coil. Makikita nyo sa kanya dahil sa dito, itong mga data na to. Yung mga data na yan. Sa high side at low side MOSFET yan. Mga data yan nila. Voltage peak to peak, voltage ng maximum voltage, minimum voltage. Nandyan po lahat. Mga frequency. Rise and fall, makikita dyan. Nandyan po lahat, makikita natin. Ngayon, subukan natin yung sinasabi ko. Okay guys, tingnan natin ha. You'd see life, you'd see dreams. A fire deep in me, it's what I am. Everything I'll ever be. Okay guys, ito hinahanda ko na yung aking okay, bubuksan natin yung laptop. Aling susukatin ko guys para ma-determine. Ako hindi ko pa alam saan dito yung input at output. Bali, alamin ko lang siya pag nasukat ko. Yan guys. Para malaman ko kung output or input. Ayan. Alam ko na guys kung anong saang banda to ng laptop. Kung sa input ba to ng coil or sa output ng coil. Alam ko na siya. Bali, ang input at output, ito po ay sa input ng coil. Bali, pag connected siya sa MOSFET. Ayan, kita nyo, 24 volts maximum, minimum ay 8 volts, negative 8 volts. Kasi PWM rise and fall yan eh. Ganyan siya guys. Yan yung sa PWM. Isipin nyo, 19 volts, 20 volts, umaabot siya ng 24 volts. Voltage niya.
Bali yung ano, boldest pick to pick niya, 33 balls. Tapos sa kabilang side, guys, yung output na, makikita natin kung anong pinagkaiba nila. Diyan sa maximum, minimum, at sa BPP, makikita natin. Yan, guys. Kita nyo, guys. 1 point. Yan. 1.8. 1.6. 1.6 volts. Yan. Paiba-iba siya. Kasi naka-under kasi yung ano natin. Magalaw. Okay. Wait natin konti. Yan ang signal niya, guys. Hindi natin palinawin yan, guys. Medyo ma... Ano, yan, 1 volt pala yan, guys. Hindi ko po sinaklik ng auto kanina. Yan. Ang signal niya, guys. Kita nyo, guys. Na-adjust yan. 1.1 volts. Yan. Yan ang pinagkaiba, guys. Out na yan kasi hindi na siya 25 volts. Paglampas na ng coil, hindi na ma-check kasi dyan yung sa PWM. Yan yung makikita natin dyan. Inaasahan natin makikita. Yan, guys, ang pinagkaiba. Pero sa tester, pag tinest mo yan, magkabilaan. Pag magkabilaan, guys, makikita mo, sa tester, digital, puro 1.1 volts yan. Hindi mo makikita yung peak-to-peak na voltage. Peak value dyan. Minimum at maximum, di mo makikita. Kaya yung kagandahan ng may DMM tayo. Kagandahan, guys, may DMM tayo. Okay? Yan ang signal niya, guys. Kagandahan sa oscilloscope na yan, guys, pwede ko siyang isave sa USB. Para makuha ko yung data. Kaya kagandahan, pag bibili kayo ng digital oscilloscope pang laptop, minimum ng 100 MHz. Hanggang, kung merong mas makayang pong mas may pera pa kayo, di 200 MHz nyo. Pero kahit 2 channel lang, pwede na yun. Yung mga nagpo 4 channel, talagang sa mga ano na yun eh, mga veterans na. Ito sa atin kasi pang laptop lang. Kailangan nating ano. Ayun, guys, oh, nakita nyo na ang pagkakaiba. Kaya, guys, kung may problema sa MOSFET, sa high side at low side, makikita nyo na kaagad. Yun pa lang sa response na lalabas kanina sa voltage. Kasi hindi nyo makikita nyo dun yung ano eh, yung sa maximum, may hit nya ba ng maayos. Hindi. Bali, yan muna, guys, no? Review kung anong pinagkaiba nila. Makikita mo talaga lahat. Mga data dyan. Yung guys. Bukol naman sa BIOS, makikita din yan. Kasi ito DC kasi ito eh, yung sinukat natin. Meron din tayong kasi kapag mga ay hindi pala, I mean sa crystal IC ay crystal ang pipiliin natin doon yung AC. Iba naman yung sukat ng gagamit. Kasi AC signal yun eh. Frequency na yun. Yun yung mga 32 kHz nakikita. Pero pagdating naman sa signal doon sa BIOS, makikita rin hindi lang dito selection. Depende sa mabili nyo ano, guys. Pag-aaralan ito kasi pinag-aaralan ko pa. Nakuha ko pa yung kiliti niya eh. Pero ganito lang siya, guys. Yung purpose niya. Anong kagandahan makikita nyo kung working ng maayos yung laptop o hindi. Guys, maganda. Maganda siya, diba? Kumbaga may marami pa tayong matututunan.
Ano natin siya may apply, paano natin siya malalaman kung okay yung sa MOSFET, okay yung sa IC, bakit walang display. Hindi natin himay-himayin. Hindi man ganun kabilis, unti-unti, habang tumatagal siguro bibilis din. Hindi mo kailangan ng, ano eh, yung mabilisan ka agad eh. Siyempre, nagsisimula pa tayo kung bibili kayo. Tulad ko, nagsisimula rin ako. Pag-aaralan natin siya. Kaya sa susunod na video, siguro makakuha tayo ng data ng BIOS, kung ano yung good BIOS at bad BIOS. Susubukan kong i-clear yung laman ng BIOS, titingnan natin kung ano yung data versus sa may laman yung BIOS chip para makita natin siya kung ano yung response niya pag pinower on. Okay guys, thank you guys.